nangyari doon sa ano mo? Sa refund. Refund. Na-refund ka. Ah, okay. So, yeah. Pero, talaga? Yeah. Once you buy palas an item po or any stuff po sa Singapore, you should not be, ano, using it muna. Unless, ano, naka-ano na sa customs. Kasi I was, ano eh, I bought, oh yeah, I bought, ano, Singapore tapos? Gold ring, right? Oo. And then, I took off the tag. Oo. Hinanap yun sa akin kanina, sa custom. Oh, may custom check po, no? Nasaan na? Pero, I was, alarm na ano. Ay. Ma'am, I just saw the certificate landed just now. So, Wait, come on. Yeah. Okay. Yeah. Go back. How about toilet? Maybe restroom. Oh, sige. We'll just go to the restroom. Ayan, na-extra tuloy si sir. Hindi, kasi delay po ang flight namin due to bad weather, no? Ang dami-dami natin kikwento. To the toilet. Ayun, dapat magkakapi kami. Hindi kasi na. Binigyan kami ng free snacks. Oo. Sa ng Cebu Pacific kasi yeah. Nga delay nga yung flight namin. Magmamakdo sana kami ni Ma'am Grace for the coffee. Kasi water at saka biscuit lang ang binigay sa atin. Parang not enough for my snacks. So, I decided na may makdo sana. May makdo kasi dito sa sunod na kaso na yeah, inside the airport. So, magto-toilet na lang kami. Hinarang kami ni sir. Ayun, yun nga sa immigration, sa ano, sa tax refund pala. Pag bumili ka ng huwag mong gamitin. Huwag mong gamitin. Huwag mong tanggalin ng price. Tapos, itago mo yung resibo. Oo. Tapos, i-declare mo. Oo. Yung binili mong item, pakita mong resibo. Tapos, doon pala sa binilhan, sinabihan na ako na, you will be refunded, ano, $8 Singaporean dollar. Ayun nga, na-refund ko po. Yun na. Kaya nga dapat, ito yung hot water, oh. Kaya, ano, ito pala yung refill. Ito yung una nating nakita. After nung immigration, papasok going to Singapore. Kaso tulog si Ma'am Beth, meron sana siya to go na. Para makatipid. Oo, kaso wala eh. Hot water, ayan, oh. Hot dispenser sa airport, no? Kaso nga, wala eh. Kaya lang. Kaya lang, dapat meron kayong pang cup para sa hot water. Hot water. Ayun, so refunded naman. Ayun, so... Alam mo yung mama na yun, give up niya ang upuan niya sa akin. Kasi, naghahanap kami, nahanap ka namin. Akala niya siguro, naghahanap ako ng upuan. So, tumayo siya, tinawag niya ko, okay, you can have my seat. Sabi niya, puno yung seat. Yun okay. Yung natatandaan niya. Anyway, okay, I'll finish na the kwento. Dagdagan mo na lang mamaya. No? Ayun po, anong kwento ko? Ayun! Since galing kami ng Malaysia, no, ito yung snacks na provided. Kaya dapat magkakapi kami. Excuse me. Ano ba yun? Ayun, si Ma'am Beth na short siya ng ano no, ng load sa MRT ticket, MRT card. So, pwede mo po yung i-reload at pwede ka rin bumili ng ticket. Ganon din sa bus po, pwede rin cash, pwede rin ticket, no? Tapos, kahit sa mga bus, yung papunta namin ng Singapore to Malaysia, ayun, sinicheck rin yung passport. Tsaka namili kayo ng item pala, no? Hinihingi rin ng passport. Anything, kahit mag, ano, check-in ka, passport lagi. Ano pa ba? Ayun, tapos, ayun, nasa upuan pala dito sa Changi, yung kanilang charger. Ano ba yung mga sasabihin ko na importante for learning? Ayun! Ano, di ba, papasok na kami kasi magka-flight na nga kami. So, kailangan namin ng ano yun? Ma'am Grace, ano ba yun? Yung boarding pass, kailangan din yun sa mga, sa ano, sa custom, no? Sa immigration. Alam mo ba, winay pa yung bag ko. Nung mapunta ako from Philippines to Singapore, hindi winay. So, confident ako na nasa, kasi trap, knapsack, trap, ano na, okay lang kasi yun. Kasi may basa kang dala. No, ano ko na lang yun. Anyway, biglang winay, nag-excess ako.
ang allowed lang sa bawat isa sa aming passenger. 7 kilos, naging 11. So, sinacharge ako ng... $58. $58 doon sa Cebu Pacific na check-out, yeah. Plane. Kasi ayun, to sabi ko, nag-excess ka ng 4. Nagreklamo ako, no? Kasi $58. Yeah, na lang. Sabi ko, eh, tapos iniisip ko, I have company, I have travel buddies, para baka pa nang pwede kong i-spare sa bags nila. Kaso, pero mabilis na lang ako nakapag-isip, instead of paying $58, sabi ko, kaya bumigat yan, sabi ko, yung wet clothes, yung mga nilaban kong pinanligo, wet siya, inano ko, so nag-weigh siya. Although siguro nag-excess pa rin ako kasi sa pasalubong, mga souvenirs na pampasalubong sa Pilipinas. Madami ka bang pili? Hindi, di ba yung magnetic, ayan, tapos keychain na mga, whatever, no, mga nail cutters, ano pa ba? Kinuha mga pouch, ko. Wallet, oo. T-shirts. Ang galto na itong ano ko, tapos baka makita. Ayun, so buti na lang sinundan ako ni Mabel. Tapos yung maliit kong scissor nakita pinalabas, nung makita nila na ganun ang kaliit na pero nakalusok. Nung papasok tayo, pero ngayon pinatanggal na. Tapos tinignan kung gaano kalaki yung scissor. I want to see the scissor, what size, sabi niya. Okay, so ipangkat lang ng shampoo at saka yung hair conditioner na makita niya, okay, you want to get it? Sabi niya, no, okay, you retain. At saka yung water, bottled water. Sabi niya, pa baby, kasi yung bottled water ko parang pang, ano, yung pang baby bottled water, pero walang chupon. Ay, naku, ininom ko na lang. Ano, dami-daming hassle. Tapos yun ang ginawa ko, sabi ni Ma'am Beth, buti na lang mabilis si Ma'am Beth, kasi traveler si Ma'am Beth, di ba? Do you have an extra bag, Lourdes, na shopping bag? Ay, meron ako kasi sabi ko, di ba, namili ako sa duty free, meron ako free. KitKat. Eco bag na dalawa na free sa KitKat. Yung ginamit ko, inan ako doon. Pumalik ako doon sa immigrate, no? Sa may Cebu Pacific, ano, checking counter. Ano, sabi niya, saan, where did you put my bag? Sabi ko na lang, ano, ay yung excess. Sabi ko yung wet ones ko, dinispose ko na lang po. Ano pag tinanggal mo sa bag, bakit nag-weigh down? Sabi ko itong belt bag ko, dyan yung wallet ko, passport, whatever, nandito. So meron akong belt bag. Tapos nakita niya, may dala akong bit-bit kunwari na pouch, no, sabi ni Ma'am Beth, para di naman masyadong obvious. Ano pa? Nilipat ko sa other bag. Pero na-obvious pa rin. Sabi niya, next time, sabi niya sa akin, you can just have one bag, pero kayo yung 2 bags. Siguro ano na lang din niya yun, kasi na-weigh ko yung 4 kilos na excess. Hindi kasi ako nag-charge. Kumuha ako ng paraan, no? Ayun lang po, ano pa ba? Ano pa ba yung mga ano natin? Wala na, yun lang. Ayun lang po, no? So, hindi na namin na-meet si ano, si Ma'am Namir. Although, yeah, meet namin siya ng lunch. Kasi, wala kasi, usually walang diretsong ano eh. Iyan ba yung pati natin? Opo. Wala tayong cup. Wala tayong cup eh. I told you. Kaso wala ka na magisinga mo si Ma'am Beth for the cups. Ayun, walang diretsong ano eh. Halimbawa, galing ka ng Bugis, diretso ka ng Changi. Wala. Changi. Airport. Changi. Ayun, you have to ano, palipat-lipat. Kaya, hindi namin na budget Changi. Yung, sorry po, ano, to Ma'am Namir, no? Hindi namin na budget yung time. Kaya hindi namin siya na-meet. Sana ba? Dito. Hindi. Pabalik tayo. Saan ka? Ay. Ayun, okay. So pabalikan namin si Ma'am Beth. Keep updated daw kami. Kasi anytime tulog soon. Siya. Yung nadelay namin yung flight to, ano. Alam mo, mamaya baka malibre tayo ng dinner. Yeah. Pag nadelay pa, mabilibre tayo ng check-in. O, diba? Ganun. Ano ba? Napaka, ano lang, memorable nitong flight namin. Ano ba nang nakalibutan ko sabihin? Wala lang. Yun lang. Tapos yung, ano, yung mga bendo machine po, no? Kasi kanina, gusto kong tikman yung wala sa Pilipinas, yung Inca na aloe vera. Ayun ka. Aloe vera, Ma'am Grace. Ayun. Saan? Ano, kung saan kang area, let's say, sa Malaysia ka na, ringgit na gagamitin mo, hindi natatanggapin sa machine yung ano, Singapore dollar. Or baliktad din. Pag na Singapore ka, ringgit gagamitin mo, hindi rin natanggapin kapag Singaporean dollar. Basta ganun lang po. Kung ano yung place, yun lang yung gamitin mo. Wala nang... Ano pa ba yung mga kapalpakan natin? Ay, kapalpakan ko pala. Kapalpakan? Wala naman. Ayun na. Lang. Ako, yung sa train. Ano yung sa train? Yung sa train, hindi. Pa... Tapos na yun. I-post na natin yun. Okay. Ayun, so... Ayun, ano pa ba? Na. Ayan po. So, hintay na lang kami. See you soon sa Pilipinas po. Bye-bye. Sino yan? Wala, po-post ko lang. Feeling ano?
travel vlogger. Dali nga upo ako, hindi ko mapindot eh. I cannot hold my snacks.